Ayun guys, ngayon nandito pa tayo sa Santa Cruz, Laguna. At ayan, yung daan na yung papuntang Santa Cruz at itong way na to papuntang Pagsanghan at papuntang Rizal. So ito yung pagsawitan. At may dadaanan tayong arko dito na maliit. At ito na yung lugar ng Pagsanghan. Ayan, ayan. Yung arkong maliit na yan, sakop na yan ng Pagsanghan, Laguna. So ito yung Binyan, Barangay Binyan, Pagsanghan, Laguna. Okay, wala pang masyadong traffic kasi dito sa lugar na to medyo matraffic. Kaya yun, dire-diretso lang tayo. Tutumbukin natin dito ay ang bayan ng Pagsanghan. Okay. So guys, papunta tayo ng Morong Rizal ngayong umaga. At nandito na tayo sa Aresa Town Center. At yung daan doon, nakita nyo guys, yung kanan, yun yung papuntang Magdalena, Liliw, Nagkarlan, Mahayhay, o pwede rin papunta ng Quezon. So guys, ito yung Aresa Town Mall. Ayan, so dire-diretso lang tayo. At nandito na po tayo sa Bayan ng Pagsanghan. Ayan yung arko, yung famous arc ng Pagsanghan na matagal nang ginawa. Noong 1880 pa yata yan ginawa. So ilang daan taon nang nakalipas. So guys, ito na yung Bayan ng Pagsanghan. Ayan, makita nyo, kabi-kabila. Ayun, oh, may McDonald's bago. Pero ang daming lumang bahay dyan sa, dito sa Pagsanghan. Ayan o, oh, kita nyo, kabi-kabila, lalaki ng bahay, at ayan, maganda yung kalsada, at kabi-kabila din may mga kainan. Ayun, nakita nyo, yung Miguel Resto Bar, One Mig Resto. Ayun. Shoutout po kay Boss Jan Aquino na may-ari ng One Mig Resto. So ayan, makita nyo, kabi-kabila yung mga kainan, ganyan na ang Pagsanghan, Laguna ngayon. Ayun, yung The Pip, at saka dati kasi yung mga bangkero, yung tourist spot, yung mga turista na punta dyan para shooting the rapids. Ngayon, medyo bumaba yung turista para sa Pagsanghan, Laguna. Yung Pagsanghan Falls, kasi gustong-gusto nilang makita yan. Ayan. So, eto na yung mismong bayan. Andyan yung plaza ng Pagsanghan. Ayan, nakatapat niya. Ayan, yung plaza ng Pagsanghan sa kaliwa at yung katapat niya yung munisipyo ng Pagsanghan. Ayan, sa kanan yung puti. At ayun, yung tutumbukin natin dito guys, yung simbahan. Ayan, so simbahan na Romano yan. Then pag kumanan kayo, yan ay papuntang Cavinti, Laguna, Louisiana, papuntang Lokban, so papuntang Quezon din yan, Lucena, ayan, Tayabas, Lucena, Bicol, ganyan. Then itong kaliwa, ito yung pamuntang Lumban, Kalayaan, Paete, Siniluan, Caliraya. Ayan, may daan din dito. And then, yun, papunta na nga ito ng Rizal, pa Manila, itong daan na to. So, ayun, tuloy-tuloy lang tayo, guys, ha. At ito na, guys, yung Bayan ng Lumban, Laguna. Ayan, pagtawid dito sa Tulay, Tulay na malaki. Ayan, malaki yung ilog nila dito. Na dati merong pagoda tuwing piyesta. At sa kasamang palad, maraming naaksidente kaya itinigil na. So ayan na guys ha, yung Bayan ng Lumban, Laguna. Ayan, ang Lumban, Laguna po ay famous sa paggawa ng mga barong. Ayan, yung mga barong Tagalog na sinusuot ng mga politiko o yung pang-abay sa kasal. Ayan, barong Tagalog po. Dito po yung ginagawa sa Lumban, Laguna. Ayan, so dire-diretso lang tayo. At ito yung highway na nga ng Lumban, Laguna. Okay, itong pakanan, nakita nyo yung pakanan na daan. Yan po yung papunta ng Caliraya. Ayan, Caliraya doon. At dito naman, itong diretsyo na to, ito yung diretsyo ng Paete, Laguna, papuntang Siniluan, papuntang Mabitak. At ito din yung daan, papuntang Real Quezon and Infanta Quezon. So yan, diretsyo lang tayo guys ha. And dito na guys yung hydroelectric plant na sakop pa rin ng Lumban, Laguna. Ayan o,
overlooking yan dito diyan sa kaliwa. Kitang-kita niyo yung Laguna Lake, ayan, yung Laguna Lake. And then yung isang part dito sa kanan, yeah, sakop na yan ng kalayaan. Ayan, magmula dito kalayaan Laguna na yan. So sakop niya talaga, mas malaki yung sakop niya doon sa hydroelectric plant. Yan yung planta ng kuryente, yan sa kaliwa natin. Andiyan yung planta ng kuryente na dinidistribute naman sa mga ibang distributor katulad ng Meralco. Yan. So, tas diretso na sa mga consumers. So, ito yung highway na doon sa bundok. Yan yung hydroelectric plant. Dito na tayo guys sa highway ng Kalayaan Laguna at itong way na to padiretso to ng Paite. Yung Paite Laguna, yung mga nag-uukit. So ito yung highway na to. So, dire-diretso lang tayo. Basta ang pupuntahan natin dito ay Morong Rizal. And then ito na guys yung Paite Laguna. Yung kanan, ayan o, kung makikita nyo, dahil isang handaan yan, yung kanan, papunta siya ng loob ng bayan ng Paite. Ayan, and then, dito tayo sa kaliwa, ito yung highway, papunta to ng Siniluan, at diretso tayo ng Mabitak, Pililya, at ayun nga, papuntang Morong Rizal. So, dito tayo dadaan sa highway ng Paite. Ayun nga guys, dito sa highway ng Paite, kahit papano, maganda naman yung kalsada dito. May mga konti lang asfalto na may sira, pero okay pa rin naman compare sa ibang lugar na sobrang lubak. At ayun guys, kung mapapansin nyo, yung dinadaanan dito, yung kanang bahagi ay mabundok na area. At yung kaliwa naman, dyan yung Laguna Lake. So kita nyo dyan, may mga ilang bahay lang dyan sa tabi ng kalsada. And then makikita nyo dyan yung Laguna Lake, halos kapantay ng kalsada. At sa kanan naman ay yung bundok. Ayan, bundok yan ng Sierra Madre na mahaba, dire-diretso yan hanggang norte. Ayan guys, dire-diretso na tayo. Ito yung way na yun nga, pasiniluan itong street na to ng ano, ng highway. So dire-diretso na tayo guys. At ayun, mamaya makikita nyo yung sigsag papuntang ayun nga, yung Mabitak at saka Pililya sigsag road. Guys, sa pagmumotor, kailangan talaga ingat kayo ha. At syempre, unang-una, kailangan may lisensya kayo, yung non-professional or professional license na may tamang code para sa inyong mga sasakyan, sa motor o sa kotse. Hindi ko lang masyadong kabisado yung ano, yung code, kasi yung sa akin dati pa 1-2
Yan. Kaya pwede motor, pwede kotse. And ayun pa, saka pwedeng saka yun nga kailangan magsuot tayo ng tamang helmet, ay full face helmet para mas secured tayo sa anumang aksidente kung sakali man na wag naman sana. At saka syempre habang nagmumotor tayo, mag-jacket tayo o maglagay tayo ng mga protective gear o yung mga jacket na nabibili na mas maganda na para kung ano man mangyari sa atin sa kalsada na hindi natin naasahan. At wag naman po sana. Ayun. Saka syempre laging kayong magsapatos dahil delikado pag nakasinelas yung driver. Yan, nakasapatos, nakapantalon para yun nga preventive na din sa mga kung ano mang mangyari sa atin. At syempre yung tamang speed nyo lang sa pagmamaneho, yung tama lang, yung kaya nyo lang, kasi pwede naman tayong mabilis, depende sa kaya nyo. At ako naman, hindi ako masyado mabilis, tamang takbo lang, chill ride lang yung kaya ko lang. Pero pag yung sobrang bilis na, di ko kaya, magmiminor ako. Saka huwag kayo masyado matetemp o huwag kayo talaga matetemp sa mga kung gustong kumarera sa inyo, yung hinahamit kayo ng mga pagkarera, minsan yan yung nagiging cause ng mga accident. Minsan di nyo naman kayang mabilis, kaya nga lang kayo mabagal kasi hanggang doon lang kaya nyo. Tapos bigla may tatapat sa inyo na bigla kayong ibubrum-brum, gusto mga pagkarera, eh huwag nyo nung patulan pag di nyo kaya. Eh magiging cause lang ng mga accident yan. So ito guys, nandito na tayo sa kahabaan ng highway ng Siniluan. Oh, gandang kalsada to. Malawak at ayun nga, maayos, malinis. Yan, may mga iba-iba lang na dumadaan ng mga tricycle. But ayun nga, ingat lang din talaga sa pagdadrive. So itong way na to, diretso ng Siniluan. Ayan, so kita nyo naman yung kalsada. Ang lapad guys, konti lang dumadaan. Ayan, ingat sa mga zigzag road kasi pag ganyang kalawak yung kalsada, minsan mas natetempt tayo magpatakbo ng mabilis kahit paliko na, tira pa rin o baka mag-slide. At ayun nga, syempre check nyo din yung gulong nyo kung talagang pang mga banking yan, ayun, okay lang. Pero pag yung hindi naman, eh huwag nyo nang pilitin na mag-banking kayo sa mga ganong klase ng kurbada. Ayun guys, nandito na tayo sa FAMI. At itong pakanan na yan, papuntang Real Quezon and Infanta Quezon. At doon naman, papuntang Siniluan, yung kaliwa. So ito yung diretso, papuntang Mabitak, papuntang Pililla, Murong Rizal. Ayan. So ito yung pinakapaling pamilihang bayan ng FAMI Laguna, itong kanan ko. So ayan, dire-diretso lang tayo. So guys, dito maraming mga kainan ng lomi Kung gusto niyo mag-refresh pag kayo bumabiyahe, pre, nagugutom kayo, gusto na mainit na sabaw, may mga bilihan din yan ng bulalo, pero mga lomi karamihan ang mga binebenta diyan sa lugar na yan. Sarap ng lomi dyan, mura pa. So guys, ito na yung Mabitak at ito yung daan na ang tawag ko dito ay Long and Winding Road kasi makinis, then dire-diretso hanggang dun sa bundok na nakikita nyo. At siyempre dito, ang ganda ng kalsada, yung kabilaan niya, palayan, tapos kitang-kita nyo yung bundok, straight na straight yung kalsada, parang runway na aeroplano. So maganda talaga, kaya ito ay tinawag ko na Long and Winding Road. Ayan. So press na press yung hangin dito guys. Minsan tumitigil ako dyan, yan lang ako sa tabi pag yung hindi masyado mainit o yung maaga pa. Ang gandang tingnan, ang sarap magpahangin. O yung minsan naman iba, pag maaga pa, dyan nagja-jogging. Ayan o, kita nyo, diretong-diretso yung kalsada. Tapos pagkatapos ng diretsuhan na yan, Yan na yung umpisa ng mga likuan, yung zigzag ng paakyat na Mabitak pa paakyat ng Pililla Rizal.
Ito na guys yung umpisa ng paakyat and zigzag. So ayan, ito yung mabitak na rin yung pinanggalingan. Ito mabitak pa rin ito. Ayan, puro bahayan siya. Liit nga lang yung kalsada dito sa parting ito. Ito guys yung highway at ayun yung balite na kailangan bumusina tayo dyan. Siyempre para makikiraan po, yun lang yung kasi dati may kasabihan na meron daw nag-aalaga nung ano na yun, na may maligno daw, dami na aksidente. So pagdadaan tayo dyan, dyan sa parte ng ano na yan, mabitak, kailangan bubusina tayo. Saka sa gabi napakadilim dito sa lugar na to guys. Kaya ingat kayo ha. So ayan, dire-diretso lang, maganda naman ang kalsada, makinis. Kaya yun, isa sa nakaka-tempt na magpatakbo ng mabilis at yung biglang banking dahil maganda ang kalsada, malawak at makinis. So ito na yung mabitak at dito yung boundary ng mabitak at saka Pililla. May nakalagay na sign dyan. Ayan o. Kaya ingat-ingat lang sa pagdadrive guys ha. So ito na yung boundary ng Mabitak at ng ano, ng Pililla Rizal. Ang bilis ni kuyang magpatakbo, yung naka ano, naka radar. Ako relax lang, chill lang kasi ayokong sayangin yung araw ko na gumising ako ng maaga, bumiyahe ako ng maayos, and then suddenly hindi ako makarating sa pupuntahan ko dahil baka may masamang nangyari. So hindi ko kaya magpatakbo ng ganong kabilis. So chill ride lang talaga ako. Kung ano yung nakita niyong takbo ko, yun lang ang kaya kong driving as of now. Ayun. So okay naman yung gulong ko, but ayokong magpatakbo dahil di naman importante talaga yung sobrang bilis magpatakbo lalo't di mo kaya. Ang importante ay makaarating tayo sa ating pupuntahan. So guys, ito sa kanan ko, kung mapapansin nyo, ayan yung windmill ng Pililla. Yan, kitang-kita nyo naman, hanay-hanay siya dyan. Saka ang dami niya nila. Saka yung pa, oh, yung nasa unahan ko, so makikita nyo, ang mas malaki siyang tingnan dito, yung windmill. At saka sa kanan. Minsan maraming tumitigil dyan at nagpapapicture doon sa kita nila yung windmill. Katulad yan ang nasa Pagudpud. But sa Pagudpud na parami talagang windmill kung saan-saan.
Yeah, so dito, ini-enjoy lang yung ride and makita niyo yung windmill. Safe ride mga katropa ha. So guys, ito yung sigsag ng Pililla at ito sa kaliwa ko, ayan, may ginagawang building. I think, ano yan eh, Paddy's Point, katulad yan nung nandun sa Antipolo. Ganyan-ganyan din, overlooking. So ayan, makikita niyo dito sa kaliwa, yung Laguna Lake, yung isang parte ng Laguna Lake na malapit dito sa Rizal. At of course, itong kanan ay bundok na yan. Ano, ito yung sigsag na maganda naman yung daan at konti, pasalamat ako konti yung mga dumadaan. Minsan kasi traffic dito, lalo't pag may truck na mahaba yung trailer, siyempre mabagal lang ang takbo niya. So nagtatraffic at kasi mabagal siya, ang dami niyang kasunod ng mga sasakyan. So iba yun, no? Kita niyo yung mga tindahan, may mga kainan dyan, yung mga napapagod sa biyahe, titigil lang muna. And then yung magmimerienda sila, iinom o magpapapicture doon sa overlooking. So, maganda rin dito guys, maganda yung mga kalsada. Saka mura pa yung mga bilihin at mga kainan. Ayan guys, oh, sa part na to, kitang-kita yung ano, Laguna Lake at saka yung ibang lugar dyan sa mababa, yung katulad ng Pililla, yung ibang part ng Tanay, yung kitang-kita dyan. Guys, nakababa na tayo sa ano, Zigzag Road at nandito na tayo sa baba ng Pililla. Yung ayan, malapit na yung checkpoint. So, isang straight na lang na kalsada and then yung papuntang Morong na. So, guys, ayun, maraming salamat sa panonood nyo ng aking first moto vlog video. Sana po ay magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod kong video. At sana po ay nag-enjoy po kayo sa pagpasyal ko sa inyo dito po sa Laguna and then papuntang Pililla, Rizal. At ayun nga, yung pag-ride ko sa Zigzag Road. Marami pong salamat.